Hello po mga bossing, nandito po ako mga bossing ko. Nagpatay ako ng mga ilaw at nagbukas din ako ng mga ilaw kasi dapat laging maliwanag. Yan. Kahit tapos na yung 40 days, may ano ko na ayoko nang madilim, gusto ko maliwanag. Yan. Good morning anak, love you. Yan. Ako po mga bossing ko ay hindi nagpapawala ng sunflower. Kasi ang pagkakaalam ko, yun ang favorite niya. Kasi meron nga din mga sunflower po doon sa kwarto po niya na parang regalo sa kanya. Yun ang pagkakaalam ko. Pero sabi ng boyfriend niya, white roses daw ang paborito. Ngayon po, nag-alay din ako ng kanin at saka nilagang itlog at tubig. Kasi yun daw ang pakain sa mga spirit. Yan. Kasi niwala ko sa mga ganyan, mga bossing. Ngayon po, yan. Sakto-sakto, nagdala kahapon yung boyfriend po niya ng bulaklak, tapos sakto yung sunflower, para laging happy yung aking anak. Ayan. Good morning anak, love you. Ngayon, sarado lang yung pintuan po niya. Ayan. May papakita ko sa inyo. Eto po ha. Nagtataka po kami kasi, tingnan niyo po, eto, medyo ano pa ako dito kasi parang baka naglinis kami yung kamay ay maaaring napahawak kami ganyan, tapos ito yung sa kamay. Ano, bihira akong magsingising. Nung naglinis kami, nakita ko yung regalo ko sa kanyang singising na nandoon sa may cabinet. Kaya sinuot ko yung singising po niya. Yan. Ngayon, bakas po yan ng kamay na parang uling. Yan. Pero, yan, okay pa yan sa akin kasi baka naglinis kami, baka napahawak kami sa pader. Pero ito ang hindi okay sa akin. Kasi ito po, mga bossing, ay masyadong mataas. Masyado siyang mataas para naglilinis, ano, pag ganun ang kapit. Hindi po. Parang ito yung pinaka-tanong sa akin. Bakas siya ng kamay na nasa taas. Ayan po. Bakas ng kamay sa taas. Taas po yan ang pinto. Ayan po. Ayan. Diyan ako, yan ang malaking question mark sa akin. Na parang hindi na lang, kasi sabi ko sa nanay, nakakita ako ng bakas ng kamay, yung boyfriend po niya na nakakita. Tapos, sabi ng nanay ko, baka pag naglinis kayo, napakahawa kayo. Ay, sabi ko, ay, oo nga, baka nga, ganun. Pero magtataka ka dito, mga bossing ko, na tingnan niyo po ha, may papakita ko sa inyo. Kasi, ang ilaw, mga bossing ko, lalo na yung sabi nga ng boyfriend niya, nakakapagtaka, bakit uling. Yan, kinikilabutan tuloy ako. Sabi na ang boyfriend po niya, bakit may uling? Bakit nangitim? Kahit hindi i-op, kasi sa kanila daw po ay ganun. Bakit uling yung kay Jolene? Hello anak, good morning. Love you. Yan. Dito po kasi, mga bossing, kakalinis ko lang kahapon. Nagkwentuhan kami dito ng boyfriend po niya. Yan. Tapos, pinalaundry ko yung kama niya. Nadelika, may papakita lang ako sa'yo. Napasin namin ni Oli. Yan, sinisipon po ako eh. Eto, napasin, may uling. Yan. Ngayon, pwedeng yung naglilinisan sa hig, napakapit dito, o madumi yung kamay. Pwedeng si, ano? May uling, di ba? Pwedeng si, sino ba? Si Ron. Oo, pwede. May bakat ng kamay, o. May bakat ng kamay, di ba? Yan. Ngayon, pero ang taas niyan, di ba? Pero mahaba, ano? Eto ang tanong. Kaya nang malapit sa, ano, alam ang pagganyan ang kapit. Kasi usually pagkakapit ka dito lang sa may babae. Ba't nasa taas? Nasa taas ay, niya. Ayan o. Oh. Ayan nga. Oh. Bakat ng kamay. Daliri. Pero ang taas na niya, no? Tingnan niyo po. Ang bakat ng daliri, ano? Maliliit. Diba? Ayan o. Oh, patong-patong pa nga. Parang maraming beses na umawak siya dyan eh. Oh. Ito po kung diba? Nang dapat yun, ano? May agaw. Oo. Kasi dito. Tsaka nagtataka, sabi ni yung ano na aircon. Sabi ni Oli,
ba't doon nagkaganya, parang may uling yung ilaw. Sabi ko, kasi matagal kong naka-open. Matagal yan. Siguro buwan na ano yan. Pero sabi, kahit ito, daw... Ito, nakapagtaka talagang daliri, mataas. At saka, maliliit siya, parang patong-patong na ilang beses dyan kumapit. Di ba? Ayan, oh. Ayan po, mga bossy. Ayan. Pwede yung naglinis, hindi natin marakot. Eh, masyadong mataas, daddy ko. Ikaw, halimbawa, naglinis ka. Hindi ba si Ken? Nakapasok. Nakaganyan, maglinis, nasa taas. Kung ano, maglinis ka, ganyan lang eh. Ayan, ito ang daliring ano, mami, pagbabae. Ito, oo, ito. Ito yung sa taas. Oo. Ito, medyo ano pa ako dito kasi baka naglinis, ganyan, humawak. Ken! Nakapasok si Ken. Ken! Labas ka dyan. Go! Labas, labas. Pasok na dito. Labas. Binibisita niya si Joey Lynn. Dito. Ayan. Ayun po mga bossing, na-share ko lang. Nagtaka kami nung boyfriend po nga niya. Na dahil ang taas po nito masyado. Kung maglilinis ka, ganyan. Ganyan, maglilinis. Hindi. Kung maglilinis ka, hawak ka lang dito, kapit ka lang. Napakataas po nito. Kaya malapit na sa pinakaano ng pinto. Ayan po. Oh. Yan yung kamay. At saka, maliliit lang yung ano ng kamay po ni Joey Lynn. Yung sa amin, ang lalaki o lalapad o. Yung sa kanya, manipis lang yung kamay po nun kasi wala kang ginagawa. Ayan. Bakas ng kamay. Ayan. Eto pa, pinalaundry ko lang po. Pinarequest ko pa yung mabango kasi para matuwa po siya kapag siya'y humiga, mabango dito. Ayan. Tapos nalinis na rin po yun. Ayan. Eto, sinama-sama na yung mga ballpen. Pero dahil sa marami siyang gamit, ayan, kaya yung ibang ballpen nandito. Ayan, naka-organize na siya lahat. Malinis na po siya. Wala na siyang kalat. Happy na yung anak ko. Ayan, tapos, ito nga po yung mga, yun nga po yung, ang dami, plastic-plastic po ito. Hindi lang siya isang piraso. Hindi lang siya isang piraso. Plastic-plastic. Box-box, mga bossy. Ayan, isang box pa to. Ayan, di pa niya nakakain. Plastic-plastic po siya. Ganun siya kung bumili. Kami mga make-up. Isang set ng lahat ng kulay. Ganun po siya kung bumili, mga bossing. Ayan. Lana, good morning. Yun na, i-share ko lang po. Kasi bawat araw, may mga nakikita kami, kagaya nga po niyan, may mga nakikita kami na nakakapagtaka. Tapos yung ano po dito, hindi alikabok. Araw-araw kami naglilinis, pero hindi alikabok yung nakukuha namin, kundi uling. O kaya, yun nga po, uling. Yan, kagaya po niya, nakita niyo po, uling, hindi po siya alikabok. Kahit lagi naglilinis, putik, parang, yun nga po, maitim, maitim ang nakukuha namin sa sahig, at ganoon din sa mga pader. Di ba po, kiniremake nga po si Joey Lynn. May nakapagsabi po sa akin na hindi pa niya matanggap. Kaya, nandito lang si Joey Lynn. At sabi nga sa panaginip ko nung Christmas, kada may okasyon, napapanaginipan ko po siya. Sabi niya, Mami, nandito lang ako. Hindi ako naalis. Lalo na doon sa taas namin kasi doon kami tabi-tabi natutulog. Dito, natambay lang po siya, nagtitiktok, nagbibidyo, nag-aaral. Dito ang tambayan po niya. At doon po siya lagi. Doon naka-upo po siya dyan. Dyan siya lagi. Dyan sa kanyang vanity.